sa video na to, pag-uusapan natin yung dalawang uri ng manok na sikat dahil sa kanilang meat production characteristics. If interested ka, please keep on watching. Hey guys, what is up? Welcome back to my channel, Love Farm PH. And before we start the video, guys, kapag hindi pa kayo nakasubscribe, please i-click nyo na yung subscribe button and yung notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong video sa future na kagaya ng video na to. So, kagaya ng sabi ko kanina, pag-compare natin yung dalawang lahi ng manok na sikat dahil sa kanilang meat characteristics. At ito ay ang saso at ang caviar chickens. So, yung nakikita nyo ngayon sa screen nyo guys ay yung alaga kong 2 months old saso. Ngayon, pag-compare natin yung kanilang similarities, differences, advantages, and disadvantages. So, una guys, pag-uusapan muna natin ay about sa saso chickens. So, madami na akong nagawang videos about sa saso chickens and meron na din akong playlist about sa saso lovers, guys. Please check it. I will link it down below or dito sa taas. But to summarize it, yung mga saso chicken, guys, isa silang malaking lahi. Sila ay organic broilers. So, pwede silang i-free range. Sa katunayan, umaabot sila ng 1.5 kilogram in just 45 days kung papakainin sila ng commercial feeds. Kung gusto nyo malaman about sa saso chicken feeding guide guys, from day old to 1 month old, may video ako dito, I will link it down below para i-check nyo din yun. At makakuha kayo ng idea kung ano man yung dapat na ipakain sa kanila. Ang saso chicken ay nagmula siya sa France. So, hindi po siya native dito sa Pilipinas. Malakas din ang kanilang resistensya at hindi sila basta-basta nagkakasakit. Hindi din sila maarte sa pagkain, guys. Pwede nyo din silang pakainin ng kahit anong forage. For example, asola, madre de agua, mulberry, at iba pang leaves na rich in protein. In just 5 to 6 months, ay na-reach na nila yung kanilang full reproductive system maturity at kaya na nilang mag-lay ng eggs. So if you want to know more guys about sa saso chicken at sa tamang pag-aalaga nito, please just click the Saso Lover playlist guys. Nandun lahat ng kinakailangan nyo para mag-umpisa lalong-lalo na sa saso free-range farming. So, dumako naman tayo guys sa mga caviar chickens. So, ang caviar chickens ay sikat na sikat hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo dahil sa kanyang fast-growing characteristics and meat production. At alam nyo ba guys na ang ibig sabihin ng caviar sa lingwahe ng Israel ay large or malaking klase ng manok. Ng mga caviar chickens ay napakasarap at pwede din ihalin tulad sa lasa ng Philippine native chicken. Napaka-in-demand ng caviar chicken sa mga backyard farm or small enterprises dahil pwede silang palakihin kagaya ng ating mga native chicken.
in which pwede din silang i-free range kagaya ng mga seso at kumakain din sila ng mga forages. Hindi din sila maselan at resistant sila sa mga sakit at heat stress. Ang kanilang breeding age ay 6.5 months. Compared sa seso, mas late silang mangitlog. Ang ratio ng rooster to hen for Kabir chickens ay 1:15:20. Ang mga itlog ng Kabir chickens ay less cholesterol compared sa seso chickens. So that is it guys for this video. I hope na may natutunan ulit kayo. Bye!